Kinaumagahan ay ginising na ni Robert sa mahimbing na pagkakatulog si Annika. Robert's point of view. Good morning, hon. Gising ka na. Let's go get breakfast na. Pagbati ko sa aking fiance na si Annika na sinabayan ko ng paghalik sa kanyang noo. Doon ay dahan-dahan siyang nagising at napapamulat ng dahil na rin sa sikat ng araw. At nang napabangon siya ay binati niya rin ako. Good morning, hon. Ang aga mo yata. Napangiti naman ako nang kanyang sabihin yun sa akin. Wala lang. Gusto ko lang na kumain tayo ng maaga. Ilang buwan na lang, no? Malapit na tayong ikasal. Nakaka-excite kaya? Saad ko naman sa kanya. Kaya naman pala, si Hillary nagising na ba? Tanong naman niya sa akin. Nang agad akong sumagot. Oo, nasa labas na at inabot ko na muna kay Yaya. Ang tagal daw kasi ng mommy niya kaya nainip na. Tugon ko naman sa kanya. Nang agad ko siyang biniro. Nang bigla niyang itapon sa akin ang unan. Sira ka talaga, Robert. Pahayag niya sa akin. At doon ay napatawa ko siya. Nang bumangon siya, ay nag-ayos siya ng kanyang sarili. Habang ako naman ay hinihintay siyang makatapos galing sa banyo para sabay kaming lumabas ng kwarto. Nang makalabas siya, ay lumabas na kami ng sabay at bumaba na rin ng hagdanan. Bumungad sa amin sina mom and dad, ganun din si Yumi at si Hillary na nakaupo na at hinihintay na lang kami. Nang biglang nagtaka si Annika. Good morning po. Bakit hindi pa po kayo magsimulang kumain, mama? Tanong naman niya sa kanila. Nang ngumiti si mom sa kanya. Ano ka ba? Hinintay na namin kayo dahil may isa kasi dyan na gusto, sabay-sabay na daw tayo. Pahayag naman ni mom. Nang bigla kong inilipat ang aking tingin at bigla akong siniko ni Annika. Ano? Titingin ka pa dyan sa iba? Nakakaya kay na papa oh. Mukhang gutom na. Pahayag naman niya sa akin. Napangiti naman ako nang sabihin niya yun sa akin. Ano ka ba? Kakaupo lang din nila. Tsaka kakaprepare ko lang talaga ng mga food dyan. Tinulungan ko si Yaya while ago. Pahayag ko naman sa kanya. Nagulat si na mama nang sabihin ko yun kay Annika. Wow! Son, are you sick? Bakit mo naman tinulungan si Yaya kanina magprepare ng foods? May ganap ba? May birthday ba or something? Tanong naman sa akin ni mom. Dahan-dahan naman akong napailing nang sabihin niya yun sa akin. None, mom. It's just napanaginipan ko lang si Annika habang naglalakad siya sa aisle sa simbahan. You know, mom, I really can't wait talaga na maikasal kami ni Annika. Pahayag ko naman sa kanila. Mukhang magandang pangitain nga yan, Robert. Tugon naman ni Yumi sa akin. Naku mama, baka binobola lang ako ni Robert. Putol niyang pagkakasabi sa akin nang bigla siyang napatigil nang magsisimula na sana siyang kumain. What if may kasalanan ka sa akin kaya mo ginagawa ang lahat ng ito, Robert? Hindi kaya may kasalanan ka sa akin? Kasi may paprepare ka pa ng pagkain tapos sinabi mo na napanaginipan mo ko. Huwag mong sabihin na... Pahayag bigla ni Annika sa akin nang bigla akong nagulat sa sinabi niya. Of course not, Annika. Kahit kailan hindi ako gagawa ng kasalanan sa'yo, no? Alam mo naman na ikaw lang ang nag-iisa. Tugon ko naman sa kanya nang biglang napansin ko ang tinidor na kanyang mahigpit na hinahawakan habang nakatingin sa akin. At napalunok naman ako dun. Doon ay natawa si na mama at papa, lalo na si Yumi nang makita ang reaksyon ni Annika sa akin. Nang bigla akong napansin ni Papa na nakatingin kay Hillary at bigla siyang nagsalita. Alam ko na kung bakit excited si Robert na pakasalan si Annika. Pahayag ni Dad sa kanya. Nang lahat kami ay napatingin sa kanya. Bakit po, Papa? Manong naman ni Annika habang natatawa. Kasi gusto niyang sundan si Hillary ng isa pang baby. Pabiro ni Dad sa kanya nang bigla naman akong nagulat sa kanyang sinabi. Dad! Dad, hindi ganun. Dad naman, nakakahiya. My God! Pahayag ko naman. Hindi pa rin naiwasan ni Dad na matawa, lalo na nang makita niya akong parang naiinsulto sa kanyang sinabi. Bakit anak? There's nothing wrong naman if you want a second child. Kahit sino naman, yun ang pangarap. Saad naman ni Dad sa amin. Nang bigla akong nagulat nang hawakan ni Annika ang aking kamay at napatingin naman ako sa kanya. Nakangiti siya sa akin at tila ba parang sinasabi niya na okay lang yan. Doon ay nawala ang aking kahiyaan sa kanila. Oo nga anak, kahit noon naman, kahit kami ng dad mo, excited kaming magkaanak dahil ilang taon na ako bago ako ikasal sa kanya. Tugon naman ni mom sa sinabi ni dad sa amin. Okay lang sa amin, kahit babae pa yan o lalaki. Pabiro muli ni dad. Naging masaya ang aming usapan habang kumakain dahil napunta na rin ito sa mga plano namin after ikasal ni Annika. So kapag kinasal ba kayo, gusto nyo dito na lang kayo tumira? O hahanap kayo ng ibang titirhan?
tanong naman ni Dad sa amin nang biglang umimik si Yumi. Iiwan niyo na ako? Tanong naman nito. Natawa naman kami nang sabihin niya yun. Ngunit biglang umimik muli si Dad. Yumi, anak, okay lang naman na dito ka tumira kasama namin. Ano ka ba? Payag nito sa kanya nang bigla itong natahimik. It depends naman po sa kung anong desisyon ni Annika. Kung saan siya mas okay at masaya. Tugon ko naman kay Dad. Actually po, hindi ko makita na magiging okay ako kapag di ko nakikita si Yumi sa isang araw. Lalo na at nasanay po kami na magkasama palagi, simula pagkabata hanggang sa paglaki. Kaya siguro kung okay lang po, sana dito pa rin po kami. O kung magbabahay naman po kami kahit sa katabing bahay nyo na lang din. Pahayag naman ni Annika sa aming lahat. Sa sinabi ni Annika ay napansin kong napangiti si Mom. Mukhang mas maayos nga kung ganun na lang ang plano. Dahil kahit ako, hindi ko kayang hindi makita si Robert sa isang araw dahil nag-iisang anak ko lang siya. Pahayag naman niya. Napangiti naman ako sa kanyang sinabi at biglang napaakbay si Dad kay Mom. Sige, total, yan naman ang gusto nyo and hindi tayo magkakalayo-layo kahit dito na lang kayo sa bahay dahil wala na makukuha nito kapag nawala na kami ng Mom nyo dahil sa matanda na. Pahayag naman ni Dad. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Dad naman, don't say that. Masyado pong maaga para dyan. Marami pa kayong mararanasan at magagalaan. Mahaba pa ang buhay nyo para mag-enjoy, Dad. Okay? Sad ko naman sa kanila. Hindi ko naman sinasabi, anak, na ngayon at kundi pagdating ng araw. Tugon naman sa akin ni Dad. Oo nga, anak. Sad naman ni Mom. Oh, siya, tama na po yan, Mama at Papa. Napunta na kaagad tayo dyan. Hindi pa naman po kami kasal ni Robert at wala pang second baby. Hindi pa po kayo mawawala, okay? Pahayag naman ni Annika. Doon ay hindi ko namalayan na tumulo na pala ang aking luha nang bigla akong mapuna ni Dad. Oh, son, Robert, bakit naman naiyak ka? Hindi pa naman kami mawawala ng Mom mo. Ano ka ba? Pahayag sa akin ni Dad. Napatingin naman ako sa kanya nang agad kong punasin ang luha sa mukha ko. Hindi ko lang po kasi ma-imagine na dadating yung araw na mawawala kayo sa tabi ko. Pumasok lang din po siguro sa isip ko na papano na ako? Tugon ko naman sa kanila. Napangiti naman si Mom nang sabihin ko yon sa kanila. Anak, nandyan si Annika na mag-aalaga sa'yo. Kaya nga kayo ikakasal para mag-alaga at ingatan ang isa't isa. Dahil kung anong ganap namin ng dad mo ngayon, mararanasan nyo din pagdating ng araw. At pagdating ng araw, malalaki na ang anak nyo. Pagdating ng araw, may asawa at anak na din si Yumi. Pahayag naman ni Mom sa amin ni Annika. Oh, Annika. Kaya kahit hindi mo makakasama si Yumi sa isang araw, okay lang yan. Magkikita pa rin naman kayo sa araw na kahit anong araw nyo gustong magkita. Saad naman ni Dad kay Annika. Humaba-haba ang usapan namin. At nang matapos yun, ganun din ang aming pagkain, ay nagsama-sama din naman kami ni na Annika at Yumi sa sala. Annika's point of view. Habang katabi ko si Yumi ay hindi ko naiwasang sumandal sa kanyang balikat at hawakan ang kanyang kamay. Oh, anong inarte yan, Annika? Tanong naman bigla sa akin ni Yumi nang gawin ko yon sa kanya. Dahan-dahan naman akong napatingin sa kanya. Eto naman, may iniisip lang ako. Tugon ko naman sa kanya. Iniisip mo pag dumating ang araw na hindi na tayo magkasama? Tanong naman niya sa akin at naupo naman ako ng maayos nang sabihin niya yon at agad akong tumango sa kanya. Iniisip ko kung magiging okay ba ako? Dahil alam mo naman na magkasama tayo noon pa. Magiging okay ka din ba? Tanong ko naman sa kanya. Napangiti naman siya sa akin nang sabihin ko yon sa kanya. Kahit ako napaisip, pero hindi naman kasi natin maiiwasan yan, lalo na at natanda na tayo. Tama nga sina Mama at Papa na darating ang araw na ikakasal ka, magkakapamilya, at ganun din ako pagdating ng araw. Maghihiwalay talaga tayo kahit anong gawin natin. Pero tatandaan mo na hindi maghihiwalay ang puso, okay? Saad naman niya sa akin. Tama si Yumi, hon. Pero huwag kang mag-alala. Ano ka ba? Alam mo naman din kung gaano nakalapit sa akin si Yumi. And for sure, palagi pa rin kayo magkikita. Pahayag naman bigla ni Robert nang biglang may nag-doorbell sa labas ng bahay at agad nang tumakbo si Yaya patungo sa pintuan at sinilip. Sino yon, ya? Tanong naman ni Robert sa kanya. At nang tumingin si Yaya ay umiling ito at nagtaas ng kanyang balikat. Agad namang tumayo si Robert sa kanyang kinauupuan at siya naman ang sumilip sa pintuan. At agad siyang humarap sa amin. Annika, tumas kayo. Isama niyo si Yaya tsaka ang bata.
Sabihin mo din si mama na huwag lalabas ng kwarto, okay? Go! Go! Payag niya naman sa amin. Robert's point of view. Nang pataasin ko sina Anika kasama sina Yaya ay dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at bumungad sa akin ang isang lalaki na hindi pamilyar sa akin. At nang pagmasdan ko siya mula ulo hanggang paa, ay napansin ko na may hawak siyang isang baril, kaya't napatingin ako sa kanya. Who are you? Anong kailangan mo sa pamamahay namin? Kilala ba kita? Tanong ko naman kaagad sa lalaki na bigla siyang napangisi at bigla rin naman akong nagtaka. Ano ka ba? Gusto ko lang naman pumasok sa bahay ninyo eh. Ang dami mo pang tanong. Hindi pa ba halata? Saad naman niya sa akin. Hindi kita kilala kaya wala kang karapatan para pumasok sa pamamahay namin. Now, you may leave. Pahayag ko naman sa kanya. At nang dahan-dahan kong sinarhan ang pintuan, nang bigla niyang pinigilan ang pinto na aking sasarhan. Op, op! Anong akala mo sa akin, tanga? Sigaw bigla sa akin ng lalaki, nang bigla niyang binuksan ng buo ang pintuan at agad niyang hinawakan ang damit ko at balak niya akong suntukin. Ngunit sa pagkakataon na yun, ay nakaiwas ako. At ako naman ang nakasuntok sa kanyang muka. Anika! Yumi! Sa sasakyan! Sigaw ko sa kanila sa taas nang bigla kong napatumba ang lalaki. At agad kong kinuha ang kanyang baril at itinutok sa kanya. Sa mga oras na yon, ay nakatakbo na sina Anika habang ako naman ay tinututukan ko ng baril ang lalaki. Hindi ka nakinig sa akin. Ang simple-simple lang naman ang sinasabi ko sa'yo na umalis na sa lugar ko. Pero anong ginawa mo? You think ganun ako katanga para maging sunod-sunuran mo? Pahayag ko naman sa kanya. Nang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at nagsalita. Pasensya na po! Pahayag naman sa akin ng lalaki. Ngunit hindi ganun nawala kaagad ang galit ko sa kanya dahil sa kanyang pananakot. May nag-utos ba sa'yo nito? Dahil wala akong ideya kung sino ka, kaya wag na wag kang magbabalak na magsinungaling sa akin. Tanong ko naman kaagad sa kanya nang bigla siyang umiling ng mabilis sa akin at agad na sumagot. Wala po sir, wala po! Napangisi naman ako sa kanya nang sabihin niya yon sa akin. Don't make me stupid, kasi alam ko ang mga galawan na yan. Now tell me, sinong nag-utos sa'yo nito para takutin ako? Dahil kung paiimikin mo ako at tatanungin kung natatakot ba ako sa'yo o ano, hindi. Pahayag ko naman sa kanya. Hindi siya nakaimik nang sabihin ko yon sa kanya. Nang muli ko siyang tinanong, so ano, sasagutin mo ba ang tanong ko? Or do you want me to shoot this sa ulo mo? Nang baka sakali eh sumagot ka na sa tinatanong ko sa'yo. Tanong ko muli sa kanya. Doon ay mas natakot na siya at agad na nakasagot sa aking tinatanong sa kanya. Sasagot na po! Sasagot na! Please, huwag niyo lang gawin yan sa akin! Tuhon niya kaagad sa akin nang takutin ko siya. So tell me. Putol ko na pagkakasabi sa kanya nang bigla na siyang sumagot sa akin. Si Madam Melody po! Pahayag sa akin ng lalaki. Sa kanyang sinabi ay nagulat ako at hindi ako makapaniwala na ganun ang kanyang sinabi sa akin. Mas lalo akong hindi makapaniwala nang malaman kong mismong kamag-anak ko pa ang gumawa sa amin ng ganitong bagay. Nang biglang dumating na ang mga pulis at nagsipasukan sa bahay. Doon ay dinampot ng pulis ang lalaki na agad ding kinuha sa akin ng baril. Dumating sa harapan ko si Anika at hinila ako papalabas patungo sa aming sasakyan. Anika's point of view. Nang kasama ko na si Robert ay nakatingin lang siya sa akin, kaya agad ko siyang kinausap at tinanong, Han? Robert? Okay ka lang ba? Tanong ko naman kaagad sa kanya. Ngunit hindi siya makapagsalita. Ngunit kapag pinapagmasdan ko siya sa kanyang mata, ay tila parang nagagalit siya. Kaya muli ko siyang tinanong, Robert, anong nangyari? May sinabi ba siya sa'yo? Sabihin mo sa amin! Pahayag ko muli sa kanya. Nang muli niya akong tinitigan at dahan-dahang umiling. Doon ay bigla naman siyang kinausap ni Mama dahil alalang-alala din siya dito. Anong sabi ng lalaki? Robert, anong sinabi sa'yo? Tanong naman kaagad sa kanya ni Mama at doon ay sumagot na siya. Alam ko na kung sino ang may pakana nito, Ma'am. Saad naman ni Robert sa kanyang ina. Nang lahat kami ay nagulat, nang biglang nagsalita si Papa. Robert, tell me, sino ang may pakana nito? Sino raw? Sabi mo sa akin! Tanong sa kanya ni Papa, nang bigla siyang umimik. Si Tita Melody daw, napag-utusan lang daw siya. Pahayag naman ni Robert sa kanya. I knew it! I knew it! Kahit wala tayong gawin sa kanya, o meron, gagawa at gagawa talaga siya ng paraan para masira tayo, at lalong-lalo na para masira si Anika. Pahayag ni Papa nang sabihin yun ni Robert
nang biglang hinawakan ni Robert ang kamay ng kanyang ama. Don't make any move, Dad. Hayaan na muna natin siya na gawin ang gusto niya. Dahil alam kong may gagawin pa siya na mas malala kung maghihiganti na kaagad tayo sa kanya. Saad naman ni Robert sa kanyang ama, nang biglang umimik si Mama sa kanya. No, anak, Robert! Hindi pwede yun! Kailangan natin siyang i-report sa... Putol na pagkakasabi ni Mama sa kanya. No, Mom. Pakinggan niyo ako kahit ngayon lang. Wala akong tiwala sa mga galawan niya. All I know ay posible niya itong gawin sa atin. Saad muli ni Robert. Doon ay hindi na nakaimik muli ang kanyang mga magulang. Nang naisipan ko naman na ako naman ang kumausap sa kanya. Robert, are you sure about this? Tanong ko naman sa kanya. At doon ay tumingin siya sa akin at dahan-dahan siyang tumango sa akin. Siguradong sigurado ako, Anika. Ayoko namang may mas gawin siya sa ating mas higit pa dito. Alam kong pananakot lang to. Panimula pa lang niya to. Payag naman niya sa akin. Hinayaan namin si Robert sa kanyang sinabi at pinaniwalaan na din namin. Nang nakaposas na ang lalaki na sumugod sa aming bahay na may daladalang baril, ay dumaan ito sa aming harapan at isinakay na sa sasakyan ng mga pulisya. Habang kami naman ay pumasok na sa loob ng bahay at tila dahan-dahan nang bumalik sa normal. Habang nakaupo kami sa sala ay lahat kami ay kinausap ni na Mama, ganun din ni na Papa. Next time, I think kailangan na natin ibalik ang gwardiya natin na nakabantay sa gate so that hindi makapasok ng basta-basta ang kusino. And this is for safety. Pahayag naman ni Papa sa amin. Nang nagsalita naman si Mama. Yeah, huwag ka nalang agad magbukas ng pintuan. At kung kinakailangan na tingnan, ay sa bintana na lang muna tingnan. Masusunod po, madam. Tugon naman sa kanya ni Yaya. At kung pumunta man dito si Tita Melody, ganun din si Salve. Huwag na huwag nyo silang pagbubuksan. Kahit sa company ko, hindi ko ahayaan makapasok sila. Pahayag naman ni Robert sa akin, nang biglang may kumatok sa bahay namin. At lahat ay nagtinginan. Nang sinilip ni Yaya para tingnan kung sino ang nasa pintuan, ay agad niya naman itong sinabi sa amin. Madam! Sina Sir Carlos po. Pahayag naman ni Yaya. Agad namang tumango si Mama. Sige, ya, papasukin mo. Tugon naman ni Mama sa kanya. Nang pagbuksan ni Yaya ng pinto ang mga ito ay pumasok bigla si Carlos kasama si Salve. What happened, tita? Kumusta kayo? Tanong naman kaagad ni Carlos sa amin. At nang sasagot sana si Mama ay bigla naman naming napansin na kasama pala ng mga ito si Tita Melody. Okay lang kami, Carlos. It's just... Nakakatroma lang lahat ng nangyari dahil hindi namin ine-expect ang bagay na ito. Kung sino man ang gumawa nito, magsisisi siya dahil hindi niya alam kung anong laking balik sa kanya nito. Tugon naman ni Mama kay Carlos, nang agad namang umimik si Carlos. For sure, tita, at deserve niyang makulong ng matagal sa kulungan. Tugon naman nito. Doon ay napansin ko si Tita Melody na tila napalunok nang sabihin yon ng sarili niyang anak kay Mama. So nahuli na po ba? Tanong naman ni Carlos kay Robert. Nang agad namang sumagot si Robert. Of course, swerte nga dahil nakuha ko ang baril sa kanya. And ang ending, nalaman ko kung sino ang gumawa nito sa amin. Pero it's okay, hindi mo na kailangan malaman. Dahil for the meantime, palalampasin na lang muna namin ito. Saad naman ni Robert sa kanya, nang biglang tinapik ni Carlos si Robert sa balikat. Hindi natin kailangan patagalin sa mundo ang ganyang klaseng tao, dude. Tugon naman ni Carlos, nang tumingin naman si Robert kay Tita Melody. So kumusta naman po, tita? Mukhang ngayon lang kayo nakasama kay na Carlos, ha? Long time no see. Tanong naman kaagad ni Robert. Napansin ko ang pagkagulat nito ng tanungin ni Robert. I'm good. Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa inyo, kaya sumama na lang din ako sa kanila para malaman kung anong nangyari sa inyo. Saad naman ni Tita Melody sa kanya. Nang dahang-dahang napailing si Robert sa kanyang sinabi. After what you've done kay Anika, ganyan ang sasabihin mo? Ang naisip mo kami kaya sumama ka sa anak mo? What the? Pahayag naman ni Mama ng putol. Napatingin naman si Carlos sa kanyang ina nang marinig niya ang sinabi ni Mama. I guess deserve natin ngayon ang dinner? May gusto po ba kayong kainin? Mag-order ako. Pahayag naman ni Salve nang lahat kami ay biglang napatingin sa kanya. At ako naman ay napangisi sa kanyang sinabi dahil hindi ko inaakalang mag-aalok siya ng ganun. No thanks, Salve. Hindi mo na kailangan gawin yan. Pahayag naman ni Robert sa kanya, nang agad na umimik si Salve. No, it's okay. Para makakain din tayo ng sabay. Putol na pagkakasabi niya nang muling umimik si Robert. Hindi na, Salve. Tugon muli ni Robert, nang agad namang nakapagsalita si Carlos. Hayaan mo na, Salve.
I think busog pa sila kaya hindi pa nila gustong kumain. Pahayag naman ito sa kanyang asawa na kinausap din muli ni Carlos si Robert. Tara, coffee? Sad naman ni Carlos at doon ay sumama si Robert dito. Robert's point of view. Nang magkasama kami ni Carlos sa tabi ng pool ng aming bahay at doon kami nagkakape, ay bigla niyang natanong ang buong pangyayari sa akin. So, ano ba kasi talagang nangyari, bro? Nasaktan ka ba? Tanong naman sa akin ni Carlos nang bigla akong napatingin sa kanya nang makatapos akong uminom. Medyo, pero dahil mahina naman yung lalaking nagpunta dito sa bahay, napabagsak ko siya hanggang sa nakuha ko ang baril sa kanya at dumating ang mga pulis. Mabuti nga at nakatawag pa lang ng pulis ang fiancé ko habang nasa kwarto silang lahat. Tugon ko naman sa kanya. Nang nagtanong siyang muli, wala ka ba nalaman na information or something? Malay mo matulungan pa kita, hindi ba? Nagulat naman ako sa sinabi niya at agad naman akong napangisi. Nang biglang pumasok sa aking isip ang asawa niyang si Save at ganun din ang kanyang ina. Ano ka ba bro, no need na. Ang mahalaga ngayon ay safe lahat. Ang plan lang talaga ni Dad ngayon ay balik ang mga guards dito sa bahay para hindi ganito kadelikado, lalo na at may anak na kami ni Annika. Sad ko naman sa kanya. Napatangon naman siya sa akin nang sabihin ko sa kanya. Dad looks better nga, Robert. Pahayag sa akin ni Carlos nang biglang dumating si Save sa aming harapan at nagtanong. So, any idea kung sino? Tanong naman ito sa amin at napatingin naman ako sa kanya. At dahan-dahan naman akong napailing kahit may alam ako sa lahat. Wala pa eh. Pero bukas pupuntahan namin yung lalaki sa presinto para malaman kung ano at sino talaga ang nagpasimuno noon. Tugon ko naman sa kanya. Nasaan ba siyang police station? Tanong naman muli ni Save sa akin. Ngunit doon sa kanyang pagkakatanong ay tila parang may binabalak siya. Kaya't doon ay umiling ako. Kung saan lang? Actually, dapat sa police station malapit dyan. Pero sabi namin sa mga pulis na ipapalipat namin siya sa private para mas maingat at kampante kami na hindi siya makakalaya. We're waiting pa rin naman sa update nila. Tugon ko naman sa kanya. Doon ay dahan-dahan na lang siyang napatango at hindi na muling nakaimik nang sabihin ko yun sa kanya. Napansin ko sa kanyang mukha na parang nadismaya siya dahil wala siyang nalaman sa akin na kahit anong impormasyon, kaya't nagbalik na lang ito sa kung saan nandoon si na mom. Sige, babe, Carlos, nandun lang ako kina mom, okay? Pagpapaalam niya sa kanyang asawa na si Carlos at agad namang tumango si Carlos dito. Ngunit ang tingin ko kay Save at sa pag-iisip sa kanila ng kung ano-ano ay hindi ko maialis sa aking isipan, lalo na at nilagay nila sa kapahamakan ang aking pamilya.